Maraming mga Filipino fans ang nagulat, napatanong at napaisip kung bakit hindi nakasama ang ating pambato na si Kai Sotto sa bagong update na version ng ESPN 2021 NBA Mock Draft sa kabila ng pagsali nito sa New Pathway Program ng NBA G League. Ano nga bang dahilan? Yan ang ating pag-uusapan for this video. Tara mga ka-hoops! Maraming mga nagsasabi na ang ESPN ang may pinaka-legit NBA mock draft version, particular na sa Amerika. Kaya naman kapag naglabas sila ng version nila ng NBA mock draft, lahat ay nakatutok. Lalo na sa batch ng 2021 na sinasabing mas malakas at mas mahusay ang mga sasalang kung ikukumpara sa 2020 batch. Sabi pa nga ng NBA mock draft expert ng The Athletic na si Sam Vecini ay one of the deepest draft daw itong 2021 sa ating mga recent memory. Pero ito nga, sa NBA mock draft version na ito ng ESPN ay hindi lahat ng mga players ng G League Ignite ay nakasama sa mock draft na ito. Dahil nga, 2 sa 6 na mga young elite prospect ang hindi nakita ang pangalan sa mock draft list. Ito nga yung young Indian prospect na si Principal Singh at ang ating pambato na si Kai Sotto. Yes, out of 60 players ay wala si Kai. Medyo nakapagtataka para sa ating mga Filipino basketball fans dahil sa kabila ng pagkilala at mga magandang performance ni Kai sa TSF noon ay hindi pa rin ito napasama sa mock draft na ito ng ESPN. Well, ilan sa mga tinitignang dahilan ng karamihan ay ang hindi ganong pagiging kilala sa US ni Kai, lalo na't magdadalawang taon pa lang yata ito sa Amerika. Unlike ng ilang kasali sa mock draft na ito na halos sa US na lumaki. Pangalawa ay ang pagiging underrated sa ngayon ni Kai sa Team Ignite. Aside kasi kay Principal Singh ay hindi rin ganong napapasama si Kai sa mga social media publicity ng NBA G League. Pangatlo ay si Jonathan Givony ang naging pangunahing analyst sa paggawa ng mock draft na ito. Natatandaan na si Jonathan din ang pumuna kay Kai sa kanyang naging performance sa NBA Basketball Without Border. At isa nga sa pinunto nito ay ang hindi pagiging NBA ready ni Kai. At ang huli ay nito lamang bago magpandemya kinuha ang mga individual data ng mga players, kaya't base sa kanilang pansariling pag-aanalisa ay hindi sumapat ang pinakita ni Kai sa TSF na naging top performer at MVP pa nga ito. Kulang na kulang yon para sa kanila mga ka-hoops. Yan nga ang ilan sa mga lumulutang na dahilan kung bakit hindi nakasama si Kai sa NBA mock draft list na ito ng ESPN. Yes, marami pang kailangan i-improve si Kai, pero marami rin kailangan i-improve ang mga players na sinali nila sa top 60 players na ito, lalo na mga big man na sinali nila dito. Anyway, magbabago pa naman ang list na yan, marami pang mag-adjust na mga spot at mga players, lalo na't kapag nagsimula na rin ang NBA G League season at ang mga laro ng Team Ignite. Tulad nga ng ibang mock draft version ay sa aking palagay at pangsariling opinion ay may mga butas din ng mock draft version na ito ng ESPN. So yan lang mga ka-hoops, pwede nyo rin komento ang inyong opinion ukol sa hindi pagkakasama ni Kai Sotto sa NBA mock draft na ito ng ESPN. Mag-subscribe kung nagustuhan nyo ang mga ganitong klaseng video at mag-like at follow naman sa ating bagong official Facebook page dahil doon na din tayo mag-update ng ating mga bagong videos. Thanks for watching mga ka-hoops. Goodbye at God bless.